Magandang araw po mga kaibigan. Ayan o, may tatlo tayong bubid dito na nakasabit sa bahay ng ating mga alaga. Itong tatlong lobby na to ay dito natin isasabit yung mga kukunin natin mamaya na mga forage na pwedeng ipakain sa ating mga alagang gansa po. Ayan, tatlong lobby po. Mas maganda kasi pag maraming klase yung isasabit natin na mga dahon para hindi naman sila magsawa. Ayan. Pero bago natin sabitan yan ay papakainin natin muna sila. Ang pagpapakain ko po mga kaibigan sa aking mga alaga ay isang beses lang po. Pakainin ko lang po sila ng umaga. Tapos buong maghapon na ay yung mga sabit natin na dahon sa mga lubid na yan na nakita natin kanina ay yun na lang ang magsilbing pagkain nila buong maghapon po. Yan po ang ginagawa kong papakain sa aking mga alaga para at least makatipid man tayo sa patuka. Ayan. Habang kumakain po sila na kaibigan ay pupunta muna tayo kukuha ng mga dahon na isasamin natin. Nakakuha na po tayo ng mga dahon mga kaibigan. Yan, meron po tayong dahon ng saging, dahon ng mais, at saka dahon ng napier grass. Okay, sabit na natin. Po mga kaibigan, tapos na po natin naisabit yung mga dahon. Ayan, yung mga dahon na yan ay siya po yung magsilbing pagkain po nila buong maghapon.
pag sino po yung nagutom, ipunta lang po dyan at kakain sa mga dahon na yan. Inuunti-unti po nila yan hanggang sa maubos po yan, para makita natin kung maubos nila yan, mamayang hapon po ay mabalikan natin po yan. Pag naubos po yan at maaga-aga pa, pwede po natin palitan o kaya lagyan po ulit. Ayan, ganyan po mga kaibigan ang ginagawa ko po sa papakain ng aking mga alagang kansa. Kasi itong mga alaga po natin kansa ay hindi naman po mahirap pa alagaan. Kahit anong klase ng dahon, hindi nilang kainin. Basta importante lang po mga kaibigan ay masanay po sila. At huwag po natin paulit-ulit na yan ang nilalagay natin. Para hindi sila magsawa sa isang klase ng dahon ay lagyan po natin ng iba't ibang klase. Kinabukasan, iba ulit ng lalagay natin. Kahit yung mga iba ay steady pero may bago sa kanilang panlasa para hindi po sila maumay sa isang klase ng dahon po. Ayan. Pabalikan po na lang natin mamayang hapon. One eternity later. Ayan, kung mapapansin niyo po mga kaibigan ay naubos po nila yung mga dahon na nilagay po natin. At maaga-aga pa naman. Kaya pwede po natin ulit lagyan ng mga dahon. Ayan. Yan po ang mga kunting kaalaman po sa video natin ngayon. At sana po ay nakatulong po sa inyo itong ginawa nating video. Ayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating ginagawang mga video. Okay, thank you po mga kaibigan.